Naku, Kuya Kim, tayo mga Pinoy, sa sobrang tiyaga, kahit pamanakit ang katawan, basta kumita, game tayo dyan. Tama ka dyan, Susan. Alam mo, Susan, malaki ang pakinabang ng mga tao sa dagat. Kaya kahit magkanda sipit-sipit na sa kakahuli ng makakain at pagkakitaan, abay laban. Ay, ganyan ang eksena sa Northern Samar. Panoorin niya sa aking kwentong dapat alam mo. Bago masungkit, kinakailangan ng patibong na steak, lalo na't may malalaki itong sipit. Ayaw, ayaw! Lolo, lolo! Sa Northern Samar, ang mga residente namamangka at inaantay ang low tide o pagba ng tubig dagat. Para manguha ng alupihan dagat na kamuntaha. Disiocho anyos pa lang noon si Alejandro nang matutong manguha ng kamuntaha o mas kilala bilang mantis shrimp. Huminto na po ako noon pag-aral. Sabi ko gusto ko magkaroon din ng ganyang hanap buhay. Tinuruan po ako ng kaibigan ko. Malaki naman kasi ang ano namin doon, kita. Kailangang mamangka ng 30 minuto bago marating ang tirahan umano ng mga kamuntaha. Medyo mahirap din ma'am kasi minsan wala rin kami huli. Nag-aabuno kami sa mga gastusin tulad ng gasolina. Tapos sa bangka rin, inihiram lang din namin. Sa mababaw at mabuhangin parte ng dagat, inaantay nilang bumaba ang tubig o mag-low tide bago maglagay ng patibong. Sa mga buhangin din, may mga bato-bato. Sa tulong ng stick, nahuhulin to ang kamuntaha bago pa ito lumabas sa lungga. Kapag gumalaw na ang stick, sanyalis ito na pwede nang kunin ang kamuntaha. Tinatawag din na alupihang dagat ang kamuntaha dahil sa mala-alupihang itsura ng katawan nito. Ang kakaunting huli, ibinebenta ni na Alejandro. 900 po mamang kilo, dinadala po namin sa barangay ng San Jose, ma'am. Si Premeline sumasama kina Alejandro sa pangunguha ng kamuntaha. Lumaki po ako dito, tapos lumuwas po ako ng Maynila. Doon po ako nagkasawa, tapos doon din po ako nagsimula mag-vlog. Nung nandito na po ako, sumasama na po ako sa kanila. Yung mga content ko po, provincia vlog na po. Mga hanap buhay po dito. Dahil dito, nakahiligan ni Premeline ang pagluluto ng ginisa at ginataang kamuntaha. Kalasan siya ng hipon, pero mas malasa po siya sa hipon. Winigisa siya, kadalasan, tapos gata. Rinamnam, ano siya ng lobster o kaya supo. Ang pagkain dagat na kamuntaha, mayaman sa putina, ayon sa nutritionist na si Macy Lopez. Si kamuntaha naman is another version lang siya ng shrimp. Mataas siya sa quality ng protein. Mataas ito sa nutrients like zinc and calcium at the same time magnesium. Kapag kinonsume pa rin ito, kung ikaw may allergy, pwede pa rin siyang mag-cause ng different rashes. Siguraduhin natin na katulad ng ibang hipon pag niluto ay colored orange na siya or red kapag naluto. So doon yung indication na thoroughly cooked na yung hipon. Hindi biro ang pangunguha ng kamuntaha. Pero anuman trabaho, basta may tiyaga, maaaring kumita. Yan ang kwentong dapat alam mo. Kamuntaha. Eh, ito na, Susan. Ito na pinaka-paborito nating part ng segment natin. Ito, Tiki Man. Kamusta kaya? Ano tawag? Kamuntaha. Para siyang ano, yung alupihang dagat. Ganyan yung tawag natin dito. Di ba sa, ano yan eh, sa, alam ko, para malapit-lapit sa atin, dyan sa may parting Bulacan, marami nahuhuling ganyan eh. Tawag para siya, ano ha? Para siyang lobster na matamis. Masarap yan. Talagang, ano yan eh, yung lasa niya medyo mas masarap kaysa daw sa ibang... Ikwento mo na ikwento habang kumakain ako. Teka naman na magkwento. Tingnan natin. Hoy, alam mo, ano to ha, pagka binabalatan nyo, kailangan maingat kayo. Kasi ano to eh, medyo hindi siya anong madaling balatan. Challenging, ika nga, ang pagbabalat nitong alupihang. So challenging pala ang panguhuli at challenging ang pagbabalat. Oo. Pero tayo mga Pilipino, tayo mga experts sa mga seafood eh. Oo. Kahit na instinctive, alam natin paano balatan yan. Actually, kung kinakain mo to, dapat nakakamay ka. Oo. Talagang hindi dapat nakakubyertos. Oo, dahil mahirap. Oh, mahirap yung ano hen. Okay, tikman na natin. Pagkasarap. Ang sarap nung ano. Yung ano, parang ang tawag sa ganun, alige.
Matamis. Sarap, matamis-tamis. So ano mga tips mo para madaling balatan to, Susan? Kailangan sariwa yan. Kailangan sariwa siya. Alam mo, sariwa dahil madaling natatanggal ang laman. Oo. Pagka ito'y patay na, nakadikit. Nakadikit na siya. So ang importante dyan, ay sariwa mo siya mabibili. Pagkatapos iluto mo agad, balatan mo na agad yan. So, dapat iluto ng buhay? Yes. Kung pwedeng buhay na mabili, mas maganda. Kung hindi naman, maalalaman niya naman yan eh. May mga palatandaan naman, yung mga seafood. Ano mga palatandaan, Susan? Siyempre, dapat yung ano niya, mata niya malinaw. Parang bangus.